What's up, Katropa fam? This is Anne, your buddy, your friend, your Katropa. And today, titignan natin ulit ang Wild Forest. Yan guys, so malapit na nga ulit magsimula ang play to airdrop at pa season 2 na ang play to airdrop ng Wild Forest. Ayan. So kaabang-abang yan guys. And kung hindi nyo pa napapanood yung unang video ko at kung gusto nyo magsimula dito sa Wild Forest, ayan, nasa description box sa baba at panoorin nyo na yan guys. Meanwhile, para dun sa mga nakapagsimula na sa Wild Forest, very exciting no? Kasi magsisimula na nga or malapit na magsimula ang play to airdrop season 2 ng Wild Forest. And guys, nasa beta season 8 na tayo and this is actually your last chance or your final opportunity to get beta tokens and beta units which later on, no, mako-convert mo to live assets once the game is released. So, ano ba yung mga kaabang-abang guys once na na-release na yung game, no? So, first of all guys, yung beta units at yung mga pack units natin once the game launches, lahat ng units na yon will become playable. Yung mga battle pass rewards din guys, yung units na na-earn nyo sa battle pass will be tradable on the Mavis market and playable in the game. Imagine guys, itong battle pass rewards na to, libre lang yan, free lang yan pag naglalaro ka. And after ma-release ang game, matitrade mo na yan sa Mavis market. Ibig sabihin guys, pwede mo na yan mabenta. Pwede mo na rin i-level up and rank up yung mga units mo from the market and the packs. And of course guys, you can also convert yung beta units using the forge feature, no? Para ma-convert mo yan. Ngayon, yung forge na yan, i-describe pa yan later on in next announcement. So, saka na natin pag-usapan yan. Then guys, yung mga na-earn natin na beta WF, no? Ito yung mga tokens na na-earn natin in-game. Yan, mako-convert natin yan off-chain at a ratio of 4:1. Yan. So you will need to deposit your on-chain beta WF at this website. Ayan. So ilalagay ko rin yan sa description box sa baba itong article. No, yung link sa article na to para mabasa nyo pa yan. Yung in-game WF balance nyo will automatically be converted, no, once na-release na yung game. And then pwede na rin mag-swap after TGE. Mawi-withdraw na natin yung off-chain WF natin after TGE. And then yung airdrop season 1 tokens para sa mga nag-participate sa season 1, it will be distributed once the game has been released as off-chain WF. So, you can use it in the game or you can wait for the TGE. So, guys, yung mga off-chain WF natin will be available for those who participated in Play to Airdrop Season 1 or converted their beta WF. Ngayon, magkakaroon ng premium battle pass, guys, and some additional opportunities para makakuha tayo ng WF para makapag-rank up tayo. Now, guys, itong premium battle pass na to, mabibili mo naman to using your off-chain WF. And of course, guys, pag na-release na yung game, mag-reset na yung progress mo. Your rating and league will reset and yung beta shards and gold will reset as well. So guys, anong magandang gawin mo habang naghihintay ka for play to airdrop season 2? Of course guys, get ahead. Katulad ng dati, if you collect more units and tokens to rank up, eh may advantage yan, no? Na pagpasok mo sa player to airdrop scoreboard. Sa lahat ng bagay guys, lamang parate ang nauuna. So unahan mo na, no, mag-practice ka na, collect ka na ng more units para malakas ka na pag by the time na nandiyan na yung player to airdrop season 2 at lalaban ka na. And guys, pag meron kang beta units and tokens, makakatulong yan para makagain ka ng advantage. And yung play to airdrop season na to guys, ang focus is more on battle pass progression and PvP competition. Kaya hasain mo na yung sarili mo. Remember guys, strategy matters. And this is the perfect time, no, bago magsimula yung play to airdrop season 2. Eh hasain mo na sarili mo, masterin mo na yung strategies mo. Alamin mo na ano yung pinakamagandang game plan na gawin mo going to the play to airdrop para automatic may advantage ka na pag nag-start na yun at hindi naman sayang yung oras mo sa pag-grind. So guys, dito ang daming opportunity for you to get free units, no, dito sa trophy road. Ayan yung mga rewards ka dyan makukuha. Same guys dito sa battle pass, no, may makukuha ka rin mga rewards. And every time may nakocomplete ka, every time may milestone ka na nare-reach, every time na may task ka na nakocomplete, ayan, nag-a-unlock yung mga rewards na yan. And lahat yan guys, makukuha mo lang for free. Ang pinakamaganda dito, yung mga free units na nakukuha mo, no. So ito yung mga tasks usually guys, yung mga kailangan i-complete. And then pag nakocomplete mo yan, ma-unlock mo na itong mga rewards na to. And same dito din sa trophy round. The more you win in this game, the more you play, the more rewards that you will get. Ayan. So,
pakita lang ako guys kung paano ako maglaro, ano, kung ano strategy ko usually. Pero I'm guessing baka mas magaling pa kayo sa akin. Pero ayan, so this is PvP mode guys, na usually meron tayong kalaban. Nasa League 3 na tayo, no? So medyo mahirap na yan. And yung units ko, ito pa lang usually yung cards ko. So maganda guys, kaya ako sinasabi na maganda maglaro kayo ngayon at mauhan na kayo ng magandang units is because napaka-importante guys na yung mga cards na yan, no? The more, the better your cards are, the bigger your chances of winning. So pag start ko pa lang guys, lagay na ako agad ng dalawang barracks ang ginagawa ko, tapos ipapa-explore ko na agad siya. Kasi importante guys yung territories, no? Kailangan mong maunahan yung kalaban mo sa pag-invade ng territory, kasi pag naunahan ka, ayan, nga na tayo dyan. Okay, so sana manalo tayo dito. Let's see. Ay, shucks, mukhang may invade na yung territory natin guys. Ano ko? Sorry, mukhang umpisa pa lang, ano na tayo, taglid na tayo. Hirap kasi pag distracted eh, no? Sige, tignan natin guys ha. Susubukan ko. Susubukan natin, no? Sige. Kailangan ako mag-upgrade to level 3. Ayan. Kasi ito, yung ini-aim ko guys, itong level 3 natin na unit. Ayan, kailangan ko siyang malabas. Okay, kasi malakas yan. So, ma-invade natin siya for as long as meron tayo yun. So, upgrade natin agad yung barracks natin. Naglagay na ako agad ng maraming mines. Para hopefully makakuha tayo agad ng mga units. So, nag-ano ako ng dalawang sniper. Kasi, para mas matry natin ma-snipe yung mga ano niya. Yung mga, oh no. Not good. Oo. Ayan na. Sige, dito muna tayo guys. Ang masira nila yan kasi hindi natin kaya. So, dito lang tayo. Atras lang tayo. Tapos, ayan. Sige, tumalakas kasi ito eh. Hopefully, kayanin natin. Ako, invade na nila tayo ng bongga, guys. Hindi ko alam kung kakayanin ito, guys. Atrasado na ako simula pa lang. Yung sasabi ko sa inyo, guys, importance ng territory. Kailangan talaga, wala, guys, hirap na to. Kasi, ano na ako eh, ubus na yung ano ko. Ubus na agad yung mines ko. So, wala akong units. So, nandun na natin ito, guys. Sayang oras. Try tayo isa pa. Tara guys, try natin isa pa. Hindi ako papayag ng tema nanalo. Sige, try natin ha. Try natin ang ibang barak sa atin guys. Tapos, patay rin sa gitna. Okay. Tapos, barak sa atin dito. Ayan. Kunin natin yun dito. Pili tayo agad ng barak guys. Parang wala yung kalaban natin guys. Okay. Ang importante dyan guys, kasi na-mention ko before, expand nyo agad yung territory nyo kung kaya. Okay, tower tayo muna dito kasi yung defense side. Mukhang wala yung kalaban natin pero ano, tower muna tayo ha. Muna tayo dyan. Upgrade na natin ito. Kasi in case baka nag-AFK lang yan bumalik. Ready yung mga towers natin dyan. Atake na tayo. Yan. Napintay natin ito. Okay. Mawala siya guys. So, I don't think na kailangan ko pang maggawa pa masyado. Kung wala eh. Pag sapit ng umaga dyan at wala siya, atake na tayo. Kasi kaya na yun ang units natin eh. No, wala guys, ano to, mukhang AFK to, so atakihin na natin guys, wala na patumpik pa. Tapos na natin to agad. Pero yun nga guys, yun nga na nasabi ko, yung territories na yun napaka importante, no? Eh pwede mo na yun, kaabot pa siya sa dulo, pupunta pa siya sa base ko. Okay, victory! Ayan. So, yun lang strategy ko, guys. No? Unahan lang yan sa pagkuha ng territories. May minsan may bug, no? Na makakagalaw ka agad. Hindi pa nag-start yung set ko. So, sometimes I take advantage of that. Sometimes other players take advantage of that and nauuna sa akin. But, yun nga. Even dito, guys, is unahan. Sa buhay, guys. Sa crypto. Ako natin yung motto natin, no? Way back when I started creating content. Lamang parati ang nauuna when it comes to NFT, Web3, crypto. Ayan. So, not financial advice, guys. Remind ko lang kayo, no? I'm just showing you how to play this game, how to have fun, and how to get free stuff, no? So, ito. Ayan, makikita nyo. Meron na tayong libreng small chest na may laman ng gold. Ayan, may laman din
na mga cards, no? So itong mga units na to, guys, katulad nga nasabi ko, maka-carry over yan, no, sa pagka-release ng game. Kaya while may makukuha pa kayo, no, meron pang natitirang mga araw para maglaro kayo and get more units. So gawin niyo na yan, guys, no. Ayan. So thank you so much, guys, for watching. If you like this video, please do follow for more, no. Don't forget to also like me on my other socials, nasa baba yan sa description box down below. And if you want to learn more about Wild Forest, go to their website, playwildforest.io. Until next time, mga katropa, bye-bye.